Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si John Perez Alberto at ito ang TVNet Newsline Weekend Report. 15 sa buwan ng Mayo taong 2021. At sa ulo ng ating mga balita, katutubong kakatawan sa sangguniang panlalawigan na numpa na. Pag-register sa S-Pass, kailangan upang makabiyahe o makapasok sa mga pantalan. At paglalagay ng barangay monitoring post, isolation facility at pagkilos ng BHIRT, ipinag-utos ng pamahalaang lungsod. Sa detalye ng ating mga balita, sa programang So Fast on Wheels ng BJMP Bansud District Jail, nakapagpakain ng grupo sa ETA community mula sa barangay Pag-asa ng Naturang Bayan. Bukod dito, dumalaw rin ang mga kawaninang naturang tanggapan sa mga asawang babae at mga nanay ng mga PDL bilang paraan ng pangungumusta ngayong ginugunita ang Mother's Day. Balikan natin ang mga naging kaganapan sa ulat ni Jao Maronilla. Sa diwan ng pag-arangkada ng mga community pantry ngayon, nakaisa rin ang BJMP Bansud District Jail sa pagbabahagi ng tulong sa programa nilang Serving Other with Food at Street Tables o mas kilala sa tawag na So Fast on Wheel activity sa pangunan ni BJMP Bansud District Jail, Jail Senior Inspector David Hambalos. Ayon sa naturang tanggapan, dumalaw sila sa Aita Community sa Sitio Ibong Barangay Pag-asa kung saan personal silang nakapagbahagi ng tulong sa pamagitan ng pagbibigay ng pagkain sa mga residente dito. Sa naturang aktibidad, naghain sila ng sopas, ice cream at tinapay. Namahagi rin sila ng mga kinakailangang face mask sa nasa 250 na individual dito. Anila pa, sa naturang So Fast on Wheels, mas mararating nila ang mga komunidad na mas lubos na nangangailangan ng tulong, lalo pa at nasa gitna pa rin na kinakaharap na pandemyang COVID-19, kung saan maraming mga pamilya o komunidad pa ang nangangailangan ng tulong. Samantala, kaugnay na selebrasyon ng Mother's Day, binisita rin ng mga kawani ng BJMP Bansud ang mga nanay at asawang babae ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Anila, isinagawa nila ang pagbisita upang makamusta at makapagbahagi ng munting regalo para sa mga ito. Kasabay rin nito ang pamamahagi ng grupo ng mga libreng face mask at isinibay na rin ang pagbabahagi ng mga flyers na may mga nakasulat ni impormasyon upang maiwasan masangkot sa terorismo ang mga residente dito. Patuloy ang ATI ni Maropa at programa nilang Ating Pantry on Wheels sa pag-iikot sa iba't ibang barangay para makapagbahagi ng pagkain sa mga mamamayan. Kamakailan tumungo ang grupo sa Barangay Wawa, Lungsod ng Calapan upang mamigay ng mga kinakailangang food packs kasabay ng itinayong Community Pantry. Magbabalik ulat si Jao Maronilla. Sa pagpapatuloy ng Community Pantry Project ng ATI Mimaropa na Ating Pantry on Wheels, sunod na tumungo naman ang mga ito sa Barangay Wawa, Lungsod ng Calapan upang mamahagi ng mga pagkain sa mga residente at mamamayan nito. Ayon sa ATI Mimaropa, mula sa mga na-donate ng mga partners at mga pribadong individual, nakakalap sila ng sapat na supply ng pagkain upang maipamahagi para sa mga naturang benepisyaryo. Bukod sa pagtatayo ng community pantry sa lugar, namahagi rin ang mga ito ng food packs na naglalaman ng bigas, itlog, mga gulay at iba pa upang maibsa ng pangangailangan ng mga benepisyaryo sa pang-araw-araw na pagkain. Ayon pa rin sa naturang ahensya, patuloy nilang isinasagawa ang mga ganitong uri na aktibidad bilang pagpapaabot ng suporta at tulong lalo na sa mga pamilyang nahihirapan ngayong may pagsubok bunsod ng pandemyang COVID-19. Samantala, dahil hindi dito nagtatapos ang naturang proyekto ng ATI Mimaropa, magpapatuloy pa rin anila ang kanilang Ating Pantry on Wheels sa susunod na 13 ng Mayo upang mas maraming pamilya pa ang maabutan ng kinakailangan nilang tulong. Matapos pagtibayin ng Municipal Ordinance No. 21-1-282 sa Bayan ng Bulalakaw, sinimulan ng ipamahagi sa munisipalidad ang karagdagang insentibo para sa mga senior citizens na may edad 70 pataas na residente ng kanilang munisipalidad. Nasa 1,750,000 pesos ang nakalaang pondo ng lokal na pamahalaan na siyang ipinamimigay sa mga benepisyaryo ng programa. Ang balita ay hatid sa atin ni Jacqueline Ical. Sinimulan ng ipamahagi sa Bayan ng Bulalakaw sa pamumuno ni Mayor Ernilio Villas ang karagdagang insentibo para sa mga senior citizens na may edad 70 pataas na residente ng kanilang munisipalidad.
Matapos pagtibay ni Vice Mayor Ramon Magbanwa, kaisa ang miyembro ng Sangguniang Bayan, layunin ng Municipal Ordinance No. 2101282 na magkaloob ng karagdagang pribilehiyo sa mga lolo at lola ng kanilang bayan. Ang bawat isang senior citizens ay makakatanggap ng kaukulang halaga base sa bracket ng kanilang edad. Nasa 1,750,000 pesos ang nakalaang pondo ng lokal na pamahalaan na siyang ipamimigay sa mga benepisyaryo ng programa. Tiniyak rin ng LGU Bulalakaw na ang lahat ng senior citizens ay makakatanggap ng insentibo at inaasahang magtutuloy-tuloy na taon-taon ang programang ito. Bukod dito, may isa pang programa na ang tanging pamahalaang bayan lamang ng Bulalakaw ang gumagawa. Ito ay ang pagbibigay ng birthday gift sa mga katandaan. Ang mga ito ay nabibigyan ng 1,000 piso sa buwan ng kanilang kaarawan na may kabuo ang pondo na 2,800,000 pesos. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga programang handog ng LGU sa mga senior citizens sa kanilang lugar bilang patunay na ang nasabing sektor ay kanilang pinahahalagahan at hindi pinababayaan. Sa naging on-the-spot inspection, monitoring at enforcement ng mga produkto sa ilalim ng mandatory certification ng Department of Trade and Industry Oriental Mindoro, isang establishmento sa lungsod ng Calapan ang nabigyan ng notice of violation. Kinumpiska dito ang self-ballasted LED lamp na walang brand at PS mark o ICC sticker. Karagdagang detalye sa balita ni Jacqueline Ical. Isang establishmento sa lungsod ng Calapan ang binigyan ng notice of violation matapos ang isinagawang on-the-spot inspection, monitoring at enforcement ng mga produkto sa ilalim ng mandatory certification ng Provincial Monitoring and Enforcement Team ng Department of Trade and Industry. Sa naging inspeksyon, nakita sa isang establishmento ang self-ballasted LED lamp na walang brand at PS mark o ICC sticker. Dahil dito, kinumpiska ng nasabing team ang naturang gamit upang hindi na maibenta ang substandard na produkto sa merkado. Gayun din ay binigyan ang naturang tindahan ng notice of violation. Ayon sa DTI Oriental Mindoro, layunin ng monitoring na tingnan at siguraduhin na ang mga produktong ibinebenta sa mga consumer ay standard upang ligtas itong gamitin at may kalidad ang produkto. Kabilang sa mga ininspeksyon ay ang kagamitang pangkonstruksyon, electric and electronic products, household appliances at chemical and other consumer products. Sa kabila nito, paalala pa rin ng naturang ahensya na maging mapanuri ang mga consumers sa pagbili ng mga kagamitan. Tingnan nila kung ito ay may PS mark o ICC stickers upang matiyak na dumaan ito sa Bureau of Philippine Standard. Samantala, hinihikayat naman ang publiko na i-download ang ICC Verification Mobile App upang i-check kung ang ICC sticker ay lehitimo at akma sa naturang produkto. Samantala, ang pagkakaroon ng higit pang malasakit sa mga pasyente at mga paglilingkurang mamamayang Mindoreño. Ito ang dapat taglayin ng nurses bilang pangunahing lingkod bayan sa sektor ng kalusugan. Bahagi ito na naging paalala ni Governor Bonz Dolor kasabay ng isinagawang oath-taking ceremony ng 67 permanenteng nurses na kasalukuyan ng naglilingkod sa mga pampublikong ospital sa buong lalawigan. Ang naturang oath-taking ng OMPH at Satellite Hospital Nurses ay bunsod ng pagtalima ng pamalaang panlalawigan sa atas ng pamalang nasyonal at sa bisa ng Department of Budget and Management, Circular No. 2020-4 on upgrading of entry-level of nurse positions and modification of other nurse position na ipinatupad na ngayong 2021. Samantala, inaasahang ang reklasifikasyong ito sa permanenteng posisyon ng nurses ng pamalaan ay magbibigay daan sa kanila upang kahit paano ay matumbasan ang kanilang sakripisyo, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get this show on, come on. Can get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes.
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, simula nakaraang Lunes, May 10, 2021, bukas na muli ang tanggapan ng Commission on Election tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa COMELEC Calapan, ipagpapatuloy na rin nilang pagsasagawa ng satellite voters registration tuwing Sabado. Si Jacqueline Nical, magbabalita. Sa inilabas na press release ng Commission on Election, simula May 10, 2021, ipagpapatuloy na muli ng nasabing ahensya ang pagsasagawa ng satellite registration sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine, Modified General Community Quarantine at walang quarantine classification. Ayon kay Calapan City Election Officer Attorney Suminigay Merindato, ang kanilang tanggapan ay bukas tuwing Lunes hanggang Biyernes kada alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Habang sa Sabado naman isasagawa ang satellite registration. Na kahapon, May 10, 2021, ay nag-issue ang ating Central Office, the Commission on Elections, na nagsasabing ang bagong schedule ng voters registration ay magsipay mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At tuwing Sabado naman ay magkakandap lahat ng opisina ng Commission on Elections ng satellite registration, which means na pupunta na sa barangay. Kapag ang isang munisipyo or kung saan ang isang opisina ng Commission on Elections ay napapabilang sa GCQ or MGCQ or walang quarantine classification. Dagdag pa dito ni Election Officer Attorney Merindato, inilaan tuwing Sabado ang satellite registration ngunit bago ito isagawa ng kanilang tanggapan, kinakailangan anila na ang barangay ay walang kaso ng COVID-19. Ito ay bilang pag-iingat ng mga kawani at residente ng lugar sa banta ng naturang pandemya. Ang Sabado ay nakadevote exclusively for voter satellite registration, pero may condition yun. Ang condition doon ay dapat within 14 days from the actual date of the satellite registration, walang cases ng COVID. It means walang probable, walang suspected, or walang positive cases. So, kapag may cases, probable, suspected, or positive cases, ika-cancel ang satellite registration ngayon kung para din sa mga personal na ang opisina at para din sa ibang tao. As of April 2021, nasa 91,690 ang rehistradong botante sa lungsod ng Calapan matapos ang isinagawang election board hearing para sa mga aplikasyon ng voters registration sa loob ng Enero hanggang Marso. Sa loob ng isang araw, nasa 50 hanggang 60 Calapenyo ang nagpaparehistro sa tanggapan ng COMELEC Calapan. Sa huli, hinihikayat pa rin ni Election Officer Attorney Merindato ang lahat ng Mindoreño na magparehistro na upang makaboto. Sa lahat ng Calapenyo at sa lahat ng Mindoreño na rin, kasi ang ating probinsya ay under MGCQ classification, ang mula May 10, 2021, ang lahat ng opisina ng Commission on Elections dito sa ating probinsya ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon para ang inyong registration ay aming tanggapin at lahat ng transaksyon na meron kayo na gusto ninyong ipabatid sa aming opisina ay aming tatanggapin. Okay? At gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na tuwing Sabado ang aming opisina ay magkakandak ng satellite registration kapag may mga barangay o may mga pinuno ng barangay na nag-request sa aming opisina
through writing na mag-conduct ng satellite registration. Samantala, kaugnay sa pagbagsak ng ekonomiya ng rehiyon na nasa negative 7.6% para sa taong 2020, bumaba rin ang gross regional domestic expenditure o GRDE ng Mimaropa na nakakaapekto sa pangkabuang estado ng ekonomiya ng rehiyon. Ang ibang detalye ay babahagi ni Jao Maronilla. Kaugnay ng pagbaba ng ekonomiya ng rehiyon ng Mimaropa na bumagsak sa negative 7.6% para sa taong 2020, naglabas rin ng datos ang Philippine Statistics Authority Mimaropa para sa gross domestic expenditure ng rehiyon para sa taong 2019 hanggang 2020 na nasa 8.7%. Ang GRDE o Gross Domestic Expenditure ay ang kabuang halaga ng produkto o serbisyo na inilalabas ng iba't ibang sektor na kabilang o nakakaapekto rin para sa ekonomiya ng rehiyon. Para sa naturang datos, nilalaman na pagbaba ng GRDE ng rehiyon ang pagbaba rin ng naitalang Household Final Consumption Expenditure sa negative 7.9%. Ganun rin ang Gross Capital Formation sa negative 35.3%. Export o paglalabas ng mga produkto at serbisyo sa negative 46.1% at ang pag-i-import o pagpasok ng mga produkto at serbisyo sa negative 28.8%. Ang tanging tumaas lamang sa naturang GDE ay ang Government Final Consumption Expenditure na nasa 9.6%. Dahil sa naturang pagbagsak ng mga naitalang datos, naging bahagi rin ito sa pagbagsak ng Gross Domestic Product o ekonomiya ng rehiyon para sa taong 2020. Sa unang pagkakataon, mayroon ng kinatawan sa sangguniang panlalawigan ang mga katutubo sa katauhan ni Bokal Ahop Agate matapos itong formal na manumpa sa gobernador ng lalawigan. Narito ang report. Sa abot ang aking kakayahan. Formal nang nanumpa kay Governor Yomerito Bonds Dolor ang kinatawa ng mga katutubo sa sangguniang panlalawigan na ginanap sa Tamaraw Hall ng Kapitolyo nakaraang Agis ng Mayo 2021. Matapos ang pinagdaan ng eleksyon para maging kinatawan, nanumpa na sa tungkulin si Provincial Board Member Ahop R. Agate bilang Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative sangguniang panlalawigan member, na siyang maghahatid ng mga hinaing, kalagayan at programa para sa mga katutubong mangyan sa lalawigan. Sa mensahe ng gobernador, kailangan maging matatag sa panunungkulan ang kinatawan dahil siya ang magsisilbing boses ng bawat tribo para ipaglaban ang kanilang mga karapatan bilang mamamayan ng lalawigan. Ang mga IPMR ang siyang magiging tulay para sa pagsusulong ng mga pangangailangan ng mga katutubo. Sa mensahe naman ng bagong provincial board members sa kapwa niya katutubo, kailangan lamang ang kanilang buong suporta upang mapagtagumpayan ang mga minimiting adhikain, lalo na sa usaping lupang ninuno. Gayun din ay kanyang pinasalamatan ang malaking suporta na naiambag na National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na pinamumunuan ni Provincial Officer Raynan Teluna. Dumalo din sa nasabing aktibidad ang ibang IPMR mula sa level ng mga munisipalidad para ipakita ang buong suporta at tiwala kay Agate. Samantala, kinakailangan na para sa mga biyaherong dadaan sa lahat ng pantalan sa bansa ang mag-register sa S-Pass Travel Management System. Ayon sa ibinabang memorandum ng Philippine Ports Authority, isa itong one-stop-shop application na gagamitin ng mga biyahero para makasiguradong compliant ang mga ito sa kinakailangan travel compliance protocol sa mga pupuntang LGU o lugar. Ang detalye sa report ni Jao Maronilla. A 7 ng Mayo, nagbaba ng memorandum ang General Manager ng Philippine Ports Authority para sa implementasyon ng S-Pass sa lahat ng port o pantalan sa bansa. Sa naturang S-Pass Travel Management System ng DOST, magsisilbi itong one-stop-shop application at communication para sa mga pasahero na babiyahe at dadaan sa mga pantalan. Kaugnay nito, naglabas na rin ang anunsyo ang PPA Mindoro para sa kanilang pag-adapt sa naturang programa. Anila, para sa lahat ng mga biyahero, kinakailangan nilang mag-register sa S-Pass sa pamamagitan ng pagpunta sa website nito. Sa bawat biyaherong dadaan sa mga pantalan, kinakailangan anilang ipresenta ang kanilang S-Pass registration sa pagbili ng tiket, pagpasok sa mga pantalan at pag-board na makakatulong naman upang makasigurado na compliant ang mga pasahero sa mga travel requirements ng mga konsernadong LGU o sa mga lugar na kanilang pupuntahan.
sa pag-register sa naturang S-Pass. Makikita rin dito ang Travel Compliance Protocol o TCP kung saan dito kailangan punan ng biyahero ang mga detalyang hinihingi para makapag-request ng naturang TCP sa LGU o sa lugar na kanilang pupuntahan. Anila, kinakailangan na rin intayin ang sagot ng LGU pang ma-verify kung aprobado ang naturang travel confirmation ng mga ito. Kapansin-pansin ang muling pagtatayo ng mga barangay monitoring post sa lungsod. Ito ay bunsod ng ibinabang Memorandum Order No. 43 ni City Mayor Arnan Panaligan bilang pagkilos sa mabilis na pagdami ng aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Calapan. Si Jake Viray, magbabalita. Sa pamamagitan ng ibinabang Memorandum No. 43 ni City Mayor Arnan Panaligan, ipinag-uutos sa lahat ng punong barangay ang paglalagay ng Barangay Monitoring Post Isolation Facility at ang pagkilos ng Barangay Health Emergency Team o BERT. Ito ayon kay Mayor Panaligan ay dahil sa mabilis na pagdami na aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod at naniniwala siyang sa pagsugpo ng pagkalat ng virus at sa pagpapatupad ng health protocols, mahalaga ang ginagampanan ng mga barangay. Nakasaad sa memorandum ang malawak na tungkulin ng BERT kabilang ang pagmomonitor sa mga probable, suspected at maging ang mga confirmed cases ng barangay. Kasama rin sa kanilang susubaybayan ang mga naka-quarantine o yung mga may exposure sa mga confirmed cases. At inaasahan rin silang tumulong sa City Health Office at DILG pagdating sa contact tracing. Layo naman ang mga itinayong barangay monitoring post na tinatauhan ng mga barangay officials ang subaybayan ang mga tao sa pag-alagala sa mga kalye na wala namang mahalagang dahilan at yung mga lumalabag sa health protocols tulad ng mga di pagsusuot ng face mask, pag-inom sa labas ng bahay at paglabag sa physical distancing. Inaasahan na mananatili ito hanggang katapusan ng buwan ng Mayo o depende sa ipag-uutos ng pamahalaang lungsod. Samantala, kabilang rin sa mahigpit na ipatutupad sa bawat barangay ay ang pagbabawal sa malalaking pagtitipon tulad ng handaan, palaro at iba pang aktibidad. Maliwanag na nakasaad rin dito na ang mga opisyalis ng barangay ay binibigyang kapangyarihan na sitahin o ipatigil ang mga handaan at iba pang pagtitipon sakaling magdami ang mga tao kung saan ay maaari nilang hingan ng tulong ang pulisya kung kinakailangan. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
been chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Pinangunahan ng Philippine Coconut Authority, katuwang ang pamahalang bayan ng Mansalay ang pamamahagi ng subsidiya sa nasa 74 na Masalenyo sa ilalim ng programang Cash and Food Subsidy for Marginal Farmers and Fisher Folks. Ang balita ay atin sa atin ni Jacqueline Ical. Sa ilalim ng programang Cash and Food Subsidy for Marginal Farmers and Fisher Folks ng Philippine Coconut Authority, pinangunahan ng nasabing ahensya ang pamamahagi ng tulong ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng Mansalay. Nasa 74 na Mansalenyo ang nabigyan ng naturang subsidiya. Ang bawat isa ay nakatanggap ng 3,000 cash assistance at food assistance na nagkakahalaga ng 2,000 piso na binubuo ng kalahating kilong kaba na bigas, itlog at manok. Ang PCA hindi lamang nagbibigay ng suporta sa mga magsasaka, ngunit tinitiyak din ng naturang ahensya ang kita ng mga magsasaka ng bigas at poultry raiser na apektado ng pandemya. Patuloy anila ang kanilang tanggapan na nakaagapay sa kanilang sektor upang pataasin ang antas ng kanilang kabuhayan at paunla rin ito. Samantala, buo naman ang suporta ni Mayor Ferdinand Maliwanag katuwang ang Municipal Agriculture Office sa mga gawaing tulad nito na naglalayong makapagbigay ng tulong sa mga kababayan tulad ng mga magsasaka at mangingisda na naaapektuhan ng pandemyang COVID-19. Opisyal nang binuksan ng Department of Agriculture Mimaropa sa lungsod ng Calapan ang kadiwa ni Ani at kita katuwang sa diwa at gawa. Mabibili dito ang mura at sariwang iba't ibang produktong agrikultural ng lokal na magsasaka ng lalawigan. Magbabalik ulat si Jacqueline Ical. Sa pangunguna ni Regional Executive Director Antonio Garunjo kasama sa si Provincial Agriculturist Christine Pine at iba pang konsernadong individual, opisyal nang binuksan ng Department of Agriculture Mimaropa ang kadiwa ni Ani at Kita, katuwang sa diwa at gawa stall sa lungsod ng Calapan, 12 ng Mayo. Mabibili ng mura at sariwa sa naturang stall ang iba't ibang produkto tulad ng upo, kalabasa, mais, bawang, kamote, sili, pakwan, kamatis, talong, ampalaya at organic na bigas. Ang mga agricultural products na ito ay nagmula sa Papandungin Vegetables Growers Association ng Bayan ng Gloria. Ayon kay Provincial Agriculturist Pine, ang kadiwa ay isa sa mga programa ng DA para sa mga produktong agricultural ng lokal na magsasaka at sa tulong nito magkakaroon na ng access ang publiko upang makabili ng sariwa at murang produkto. So itong kadiwa ay isa sa programa ng Department of Agriculture in Maropa Region na merkado, lokal na merkado para sa mga produktong agrikultural ng ating mga magsasaka. So napakalaking tulong nito kasi magiging available po ang mga produktong agrikultural na mura para sa ating mga mamimili. So magkakaroon sila ng access sa sariwa at murang produktong agrikultural na napakahalaga, lalo ngayong panahon ng pandemya. Samantala, ipinabatid naman ni Regional Executive Director Garunjo bukod sa ganitong uri ng programa, tumutulong rin sila sa mga magsasaka sa pag-upgrade ng kanilang teknolohiya upang paramihin ang produksyon ng kanilang ani at pataasin ang kita ng mga ito. Kaya technology kailangan mo doon. Kaya every now and then, yung ating resource mo, should be able to conduct yung meron natin technology gap analysis para ma-determine kung anong kulang doon sa specific na lugar. Following the protocols of production, backward protocol, at paano pa ba yung kulang aside from kumaproduce, gusto yung kanilang post-harvest handling, na-minimize ba nila yung losses dito. So ito yung titingnan namin. Tapos yung capacity ng kanilang operative in terms of banking, mga lagoy na kukulong. Para maganda yung competitiveness ng farmers at the same time.
kumbalita natin ang competitive price sa palitan. Bagamat nawala ang Kadiwa Stall ng Papandungin Vegetable Growers Association sa Maynila, lubos ang pasasalamat ni Association Farmer President Rogelio Supnit Jr. sa kagawaran sa patuloy na pag-agape sa kanila upang may mapatunguhan ang kanilang mga aning gulay. Sa mga magsasaka po ng magsasaka ng Barangay Papandungin, napakalaki po ng aming karanasan sa pagkakadiwa sa Metro Manila. Doon kami abuti ng sunod-sunod na bagyo. Kahit na maraming bagyo, hindi kami natinag. Dire-diretso rin po sa tulong din ng ipapalakas ang loob kay Mina Director at ni Sir Oslick Di Sermon. Kahit na mahirap po ang pagkakadiwa, pinilit namin makatawid. Kaya lang yung aming ano, pwesto ay na ano, wala. Pero kahit ganon, napagbigyan pa rin kami ng magkaliwa dito sa ating probinsya. Kaya nagpapasalamat kami sa ating gobyerno. Kami pa rin ang pinagkatiwalaan ng Barangay Papandungin na magkaliwa. Sa ang mensahe ko po sa mga mamimili ay bisitahin niyo po ang kadiwa dito sa ating lalawigan at makakabili kayo ng mura sariwang gulay. At higit sa lahat ay nagpapasalamat po ang mga magsasaka namin dahil may pupuntahan na ang kanilang mga itinanim na gulay na binhi galing sa ating pamahalaan. Sa huli, hinihikayat naman ng DMA Maropa ang mga Mindoreño na bisitahin ang Kadiwa Stall sa lungsod ng Calapan at bumili ng mga produkto dito na mabibili sa abot kayang halaga upang suportahan ang mga lokal na magsasaka sa lalawigan. Samantala, tatlong nanay ang sinurpresa ng team packs ng PRO Mimaropa. Tumanggap ang mga ito ng food packs, health essentials at pangkabuhayan package. Ayon sa tatlong ginang, higit na naging masaya ang selebrasyon nila ng Mother's Day dahil nadama nila ang malasakit at pagpapalaga, di lamang mula sa kanilang pamilya, kundi mula rin sa bayanihang diwa ng handog ng team packs. Ang mga kaganapan sa ulat ni Jake Viray. Walang salitang mahagilap dito at di makapaniwala sa surpresang handog sa kanya. Ganito ang naging reaksyon ni Aling Basilia Labay, taga Barangay Palihi, lungsod ng Calapan, 53 anyos, isang fruit vendor sa kabaan ng Waluna Street at ina ng 13 anak. Kwento ni Aling Basilia, isang araw bago ang surpresa ay isang pulis ang lumapit sa kanya, nag-ulirat sa kung ano ang kanyang ikinabubuhay at ano ang kalagayan ng kanyang pamilya. Inisip niya bakit siya kailangan tanungin ng pulis at ano ang kanyang mga posibleng bayolasyon. Inisipin niyang huwag nang magtinda kinabukasan. Subalit dahil sa kinakailangan niya magpatuloy sa paghahanap buhay, kahit kabado ay tuloy pa rin ang kanyang pagtinda ng prutas sa bangketa. Abot-abot ang kanyang kaba nang biglang dumating ang mga sasakyan ng pulis at tumigil sa kanyang mismong harapan. At nang bumaba na ang team packs ng Police Regional Office Mimaropa, bit-bit ang sorpresang ayuda. Saglit na natulala si Aling Basilia. Isang maagang aginaldo para sa selebrasyon ng Araw ng Mga Ina ang kanyang tinanggap. Sabi po ni Sir kahapon, may paparito daw mag-interview sa akin. Ako yung nakinabahan, kahit bakit daw ako dito. Ako na makakailagahan ng burla. Nagpapaslamat ang malaking nagpapaslo sa kanila. Sabi na sa mga tinanggap ni Aling Basilia ang food packs, health essentials at pangkabuhayan package. Mga prutas na maaari rin niyang idagdag sa kanyang mga paninda. Bukod pa ang cash assistance na ipinagkaloob rin sa kanya. 6 na nakalilipas nang maitatag ang Protection Against COVID-19 Sickness o mas kilala sa tawag na PACS. Sa pangunguna ni Police Brigadier General Pascual Munoz Jr., Regional Director PRO Mimaropa at sa kooperasyon ng PNP Officers Ladies Club Mimaropa Chapter, sa pangunguna naman ng kanyang may bahay na si Ginang Marites Munoz na personal na kasama ng Team PACS sa pamamahagi.
Samantala, bukod kay Aling Basilia, dalawang ina pa ang sinurpresa ng Team Pax na sina Cherry Belen, 31 taong kulang, Banana Q vendor sa may barangay Kamilmil, at si Aling Modesta na isa ring fruit vendor, 67 taong gulang sa barangay Lumang Bayan. Pasasalamat ang kanilang sambit sa Team Pax. Higit lalo anilang naging makabuluhan ang selebrasyon ng Mother's Day para sa kanila dahil nadama nila ang malasakit at pagpapahalaga di lamang mula sa kanilang pamilya, kundi mula sa bayanihang diwa, mula sa kapwa. Samantala, isang Brahmini kite ang na-turn over ng Oriental Mindoro Maritime Police Station sa Senro Rojas matapos ma-rescue ito sa isinagawang operasyon mula sa isang residenteng ilegal na nangangalaga nito. Ang ibang detalye sa report ni Jao Maronilla. Itinurn over ng Oriental Mindoro Maritime Police Station ang na-rescuing Brahmini kite sa mini forest ng Senro Rojas para sa pangangalaga, rehabilitation at pagpapakawala nito sa kagubatan. Ayon sa report ng naturang tanggapan, na-rescue ang naturang agiles sa isinagawa nilang operasyon noong 10 ng Mayo matapos may magsumbong sa kanilang tanggapan na may isang residente sa Barangay San Isidro, Bayan ng Rojas, ang illegal na nangangalaga dito. Sa naturang operasyon, na-retrieve ang agila at ito ay itinurn over sa Senro Rojas. Ang Brahmini kite ay isang species ng agila at dahil wild ito, ipinagbabawal anila ang anumang panghuhuli o pangangalaga sa mga ito. Samantala, muli namang nananawagan ang tanggapan ng Maritime Oriental Mindoro na i-report sa kanilang Facebook page ang mga nakikita nilang illegal na pangangalaga o panghuhuli sa anumang wild animals upang magawan ito ng karampatang aksyon. Maring nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, itayin lamang ang TVNet Newsline. Bisitayin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa buong isang linggo. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyong nais niyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si John Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.